Hi. Hello. Good afternoon. Sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Bago lahat, like, share, and subscribe to my YouTube channel, Simply Sabong. Manahin ko muna shoutout. Happy birthday to my dearest apo, Mia Dumlao Alfonso. 6th birthday niya. Happy birthday, Mia. Darling, I miss you. Happy birthday. Shout out kita, darling. I'll see you soon. Sita pa. Grace Domingo ng Kamiling Tarlac. Shout out din kita, miss. Romar Lerit. Jam Evangelista. Shout out kita, Brad. Sui Generis Game Farm. Attorney Mar. Sander Diwa, shoutout ko kayo, mga Brad. E.M. Arwes, Ron Jeric, Dieter Hael, shoutout ko kayo. Ito, napakabait na itong tao to. Ang gaganda ng mga manok nito. Si Jeremy Manalansan, Susi ng Jescree Game Farm. Ang gaganda ng manok niyan, grabe, authentic na authentic. Ito naman si Melvin at Binbin, mga farm boys ng Touchdown Game Farm ni Mr. James Killing, partner ng old friend ko, magaling magmanok at magbreed na si Joby Chan ng East Coast sa Amerika. Okay? Happy birthday, Mia! Nagtatanong, ano raw ang bawal na bawal sa nagkukondisyon ng manok? Eh, bawal na bawal sa nagkukondisyon ng manok. Para sa amin. Lalo na sa amin lang, sa mga grupo na ayaw namin yung nagkukondisyon sa nakainom na humahawak ng mga manok na kinukondisyon. Ayaw namin yun. Kasi na-absorb ng manok yung alcohol na singaw ng katawan ng taong nakainom. Di ba? Pagka nakainom ka, may tao nakainom, naamoy mo, amoy chiko, iba, hininga. Diba? Lalo na pag hard. Tapos ihi pa doon sa mga farm, alam mo na. Tignan mo. So, kayo, nakarinig na kayo ng kwento pagka may tangkal na maski sa mga malilit na may alaga na manok, iniihiyan. Bigla na lang nag-iiba o gali ng manok. Nanunuka, namamalo, masungit. Kasi yung panghe, hindi yung sanitation, hindi maayos. Saka yung singaw ng alcohol. Ayaw namin sa mga farm boys namin, sa grupo namin, yung mga umiinom sa loob ng farm. Lalo na yung may kinukondisyon manok, kasi hahihipo-hipo, may mga bibisita, kasi hahihipo, nakainom, magiinuman. Lalo na yung mga nasa cock house, keeping pen na, sa loob ng cock house sa sabungan, magiinuman, magyoyosi-yosi, tapos mamaya hawakan ng manok, titignan. Ayaw namin yan yung nakainom. Isa lang ang hihipo ng manok. Siya lang ang nagpo-point. Wala nang iba. Wala nang gagalaw niyan. Kasi, bawal nga yan. Na-absorb ng manok ang amoy ng alak. Yung spirito ng alak. Lalo na yung magbibitiw. Nakainom. Nako. Lalo na sa stag ang kinokondisyon nyo. Bigla nag-go-off yan. Bigla sasamatain yan. Alam nyo, ang stag, dyan nalalaman ang magagaling na conditioner. Taka nagpo-point, mga feeder. Kasi pabago-bago stag. Sa stag, ibigay nyo lang yung katawan. Ibigay nyo lang yung katawan. Yung pag-uwi. Mental conditioning muna kasi. Mental conditioning ng may-ari ng manok at magkukondisyon ng manok at maglalaban ng manok. Bago ang mental conditioning ng manok. Ano ba, may mga mental conditioning, paulit-ulit ko na, ilang beses ko na sinabi, may git 80 na ang vlog ko, i-review nyo. Yung mga pinapamiliarize nyo sa lugar na pupuntahan nyo, yung actual na environment, kapaligiran sa sabungan, may ilaw na malakas, maingay, maraming tao, papalakad kayo sa pagkagising, doon ako nagpapailaw pagka tumilaok na sa madaling araw. Hindi namin pinupuyat ang manok. Ayaw namin yung pinupuyat ang manok kahit ang mga sisiw. We always give them a good rest para mas magandang mental state.
Yan, ang ginagawa namin, 3 days before the fight, ibibigyan namin ng isang putok sa inahin para mabalance, ma-relax ang utak, mas relax ang manok, madaling i-focus. Palalakarin mo na may ilaw, malakas ang radyo, nag-iisa lang sa ruweda, lagyan mo muna ng gloves, saka sakinan mo bago mo lagyan ng gloves, makapalakarin mo. 5 minutes lang, tama na, mahaba na, hindi naman tumatagal ng ganung katagal ang laban eh. Individual lang, sa harapan mo ng manok, pagka gumalo na kagad, sharp na, nakapokus na yun, nakaprogram na yun. Tapos pagka nakakip na yan, yan, mental conditioning muna ng mga maglalaban ng manok, mga handler, gapper, saka may-ari ng manok. Mental conditioning nyo muna bago yung mental conditioning ng manok. Kasi given na sa manok, yung magaling. Kaya mo inalagaan yan, kaya mo pinili yan para ilaban dahil magaling. At healthy. Kaya mo siya hinahanda, ini-prepare, niro-rotate mo siya, pinaano mo siya, iniimas mo, pinatataas mo testosterone niya. Yan. Kaya mo bibigyan ng isang putok sa ina yan, 3 days before the fight, para mag-equalize, baka sobrang taas ang testosterone ng level ng manok. Okay? Mare-relax ang manok. Bawal na bawal sa amin ang nakainom. Ewan ko sa iba. At least, iba kasi enjoyment lang naman. Entertainment yan, passion yan. Hindi naman professional yan. Professional namin yun. Hobby namin yan, passion. Ang first love ko talaga, kotse. Speed. Manok. Kasama yan, nandiyan sa tabi namin yan. Boy stuff. Yun lang yan. Ano raw ang pedigree? Ang pedigree yan, family tree. Doon saan ang sininuno. Kaya pagka bibili ka ng mga aso na may PCCA na papeles, iba presyo. Kasi nakikita mo doon sa papeles ng aso, kung sino magulang, sino ano, kung saan ang galing, kung pulay-pulay yung mga sulat ng mga ninuno ng aso mo, at tapos maganda, ibig sabihin champion, tapos may yung sa pula na nakasulat na verde, ibig sabihin producer of champion. Yan. Yan ang pedigree. Ganun din sa manok, may record dyan, pero malapot kalaputan ng manok yung malaputan dugo. Actually yung mga yun naman, yung mga authentic na bloodline na sinasabi ko, yung mga malapot ang pedigree, pinag-i-infuse lang namin yan. Hindi naman namin nilalaban yan. To produce battle process. O kaya lumalabnaw na, pinag-i-infuse namin yan. Hasil, yung mga grace. Yan, nagtatanong, ano raw ang mahal na manok? Pinakamahal na alam ko. Yan, yung fed. Yung metapi. Yung talisay. Red. Flory red eyed gray yung feg. Yan, I hope it nautal ako eh. Yan, yung feg, yung may tapi dyan, sumikat sa Billy Robles, sa mga manok na dinala niya sa mga Araneta, yung tinatawag dito sa Pilipinas Yangtze. Feg yun, yung may pulay, may tapi rito, may pulok yung may Yangtze, kung tawagin. Si Billy Robles na nagpasikat dito. Mahal na manok yan. Alam ko sa mga Meksikano, $5,000 ang pinakamura. Kaminsan, $8,000 pa. Ang isa, ancestry niya sa Canada. Yung mga Grace sa Canada. Patitiba yan kasi malamig sa Canada eh. Okay naman ang malamig na lugar yung 4th season. Huwag lang ang malakas sa hangin. Bawal sa manok yung malakas. Malakas ang strong wind. Natutuyo ang manok, na-dry sa mga stag, sa mga chick na kakasakit. Kasi nawawala ang moisture. Kailangan yung malamig sa may humidity. Para ano. Merong mahal. Bukod dyan, yung asil. Yan. Mga mahal na breeding material. Yan. Mga asil sa Amerika. Breeding material. Halos doble ng mga western fowl na ang halaga. Isa pa mahal, yung yellow-legged hats. Mahal na bloodline, authentic. Yan ang magandang pang-infuse sa lemon para magkaroon ng tumasang shock ng lemon. Yan ang maayos na maganda. Kaya sinasabi ko sa inyo, sa mga nagtatanong,
Alam mo, bawal na bawal. Yun, yung nakainom. Ayaw namin binabagsak ang manok kapag bibitiwan na ng sakitan. Matutaka, biglang babagsak na lang ganyan. Hindi alam na manok, masakit sa tuhod ng manok yun. Mga brad, nawawala yung unang bakil. Naapektuhan yung snap. Yung snap na tinatawag, parang yung lagitik ng latigo. Malakas yun. Pag tumama yung mga manok na may mga snap, pag nagkukondisyon kayo, first bakal, second bakal, na short bakal, nakakarinig na kayo na snap, okay na yung manok na yan. Na medyo nagpipik na yan. May maintain nyo na lang yung dropping nyo. Saka kukontrol nyo na lang ang moisture sa pointing. Yan. Sana natutunan nyo. Bawal na bawal sa amin nakainom. Ayaw namin nakainom ng handler. Saka yung nagpupunta sa farm, yung sino-sino ihaw, ayaw namin. Bawal sa amin. Ewan ko sa iba. Kasi sa amin, seryoso kami dyan. Maski na hobby namin yan. May iba naman, entertainment lang. Okay lang. Barkada, hindi masaya sila. Okay lang. Pero pansinin nyo, lamang sa talo. Yung mga manok na pag kinukondisyon, hinahawakan ng nakain. Kasi naapekto, lalo na bigla sa masama tayo. Okay? Alam, may natutunan kayo. Lagi ko sinasabi nga pala, supportan natin ang mga orphanage. White Cross dyan sa San Juan, Hospicio de San Jose, Council for the Welfare of Children, World Vision, tulungan natin sila mga brad. Ano ba naman yung medyo tapunan natin sila ng bahagya-bahagya sa winning natin, pampagaang sa buhay, saka ika nga, yung mga naniniwala sa swerte, pampaswerte, tulungan natin sila. Excuse me. Hindi tayo magpuputol ng puno. Kita nyo. Kung wala yung Sierra Madre nung nakataang karding, di warak ng lugar namin. Kaya sinasabi ko, yung Sierra Madre, yan ang humaharang sa mga bagyong malalakas na galing Pacific Ocean. Ay mapuno pa. Kailangan, hindi lang may puno, hindi lang mga gubat, ang mabundok ang pinaliligiran ng farm mo, kailangan mapuno pa para walang landslide. Kailangan may barrier sa malalakas na hangin ng farm. Kaya nga iba kong barkada na nasalantan itong nakarambag yung karding, nilipat nila yung mga farm nila, yung mga open. Yan, sa bandang norte, papuntang norte, marami nasalanta dyan kasi dyan tumama eh. Saka doon sa Quezon. Mali natin ang kalikasan, iba yan. Tanim tayo na magtanim ng puno, tayong gumamit ng plastic. Kawayan, tanim nyo, maganda pa market. Taniman nyo lang ng taniman para yung quality ng air. Mali natin ang kalikasan, iba kalikasan, iba power ng nature. So, sana may natutuwan lang kayo. Walitin ko, happy birthday Mia, darling. I love you. I'll see you soon. Ganun din si Samira, yung mga apo ko, Gabby, Andre, Malena. Be good to your parents. Mag-aral kayo maigi. Okay, I'll see you again. Lagi yung sinasabi, peace and love.